Just be yourself. Be yourself. Zero ng pesmas ko. Pesmas, pesmas, be yourself. At ito, bawal ang discrimination sa barko. Bawal ang discrimination sa barko. Ha? Pag ginawa mo yun, mapauwi ka. Mapauwi ka against the protocol of the ocean. Protocol of the sea. Ganon. Would like to give shout out to all my friends on Facebook and YouTube na sila John Ray, Marik, Glenn Valdez, Namin Hu, and Rich Italia. Ito yung mga friend ko na totoong babae. Ranciel Key, Louis Jan Cordova Amora, and of course, I would like to promote Shiro Rejuvenating Set and Diane Mendez online shop. And of course, I would like to give a shout out to all my superior friends sa international at saka sa local. Ay, hindi ito nauubos na international friends. Ito sina Arnel Sarigumpa, Rickel Mediferman, Brian Gallion, Muriel Lucernes. Ayun, mag-ingat yun sa barko. And of course, I would like to give a shout out to John Carlo Pulosan, my vlogger friend, James Blas Jubanillo from Riyadh, Saudi Arabia. Ayun, mag-ingat kayo dyan, mga pogi yan. Of course, si Mac Magdo, mga bebe. Ganun. Ah, baka naman. Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na LGBT acceptance on board. Kung saan ay kung beki ka, kagaya ko na halamang dagat, kung paano maglalad sa barko na tanggap ka ng buong buo at matapos ang iyong kontrata. Natatakot ka bang magsiman kasi ganyan ka? O natatakot ka baka pag nandun ka na sa barko ihulog ka? Well, I give you some tips kung paano maglalad ng bongga-bongga. As you know, I have a lot of friends na naka-onboard at nagtatrabaho sa barko from tanker, cargo, bulk, container, at especially cruise ships na mga successful na mga beke at nagkaroon ng corona. Hindi coronavirus ha, crown. Watch out for my video! Tip number one, you should pray. Ito pinaka-importante sa lahat ng bagay. Kahit saan ka mang lupalop ng mundo, magdasal ka ng magdasal, maghingi ka ng gabay kay Lord. Ganyan. Kasi nung nasa airport pa lang ako, nung pasampa na ako, in my personal experience, nagdasal talaga ako sa mga tsaka sa mga kasama ko, yung pinagdasal ko silang lahat. Yun, magdasal ganon. At tsaka guys, nung nasa barko na ako, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. Diba, kasama mo kung maging open sila sa iyo or maging open ka din sa kanila. Kasi hindi mo alam, hindi mo sila kakilala. Personally kakilala. Ganon. Of course, nasa barko ka, hindi mo alam ang mangyayari sa barko. Kasi dagat yan, bay. Walang lupa, diretso dagat. Pag anong mangyayari na, nako, delikado. And of course, sa iyong pamilya na, maging healthy din, ganyan. Diba? Guys, kailangan natin ng gabay ng bathalang embrace at kantadya. Tawa! Tawa! Ganon. Kahit anong religion ka pa, mapakulto ka pa, you should pray. And of course, laging tandaan, put God first. Ganon! Tip number two, be sensible and cautious. Kaya ko nasabi ang ano guys, sensible and cautious. Kasi guys, nung pasampan ako guys, mga kasama ko guys, may matanda. Siyempre guys, first impression. Yan guys, yan tatawag ko na first impression. Kailangan, importante ang first impression guys. Sa kasama pa lang guys, kailangan mo nang mag-behave. Kung ano ka guys, kung anong kinalakihan mo. I mean, kung ano ka na, burara ka, maingay, chikadora. I mean, hindi chikadora ng squatter ba? Ganon. Ganon naman talaga ako guys. Ganon. Pero guys, hindi ko talaga in-apply yun guys. Sa mga kasama ko lang guys, hindi ko talaga in-apply. Kasi, nag-behave talaga ako. Behave. Pero, alam nila na biki ako. We should be professional. Kasi mga kasama ko mga matanda. Diba? Nakakabastos. Ay, hindi. Ayoko magamit ng matanda na word. Magamit ako ng word na survivor. Diba? Sa ganong itagal na nagsiman sila. Ang tagal nila nagbarko guys. Naka-survive sila. Na until ngayon, babalik sila. Ayun guys, nung pagsampa ko guys, ayun na guys, bumukas na ang pinto ng ano, bumukas ang pinto ng barko, pak, ganon, red matching, ano na, red carpet, diretso, ganyan. Guys, kumimbo talaga ako agad guys. Siyempre, lahat mga nakakasya, may meet and greet, hello, sawadika, ganyan, ganyan, kami. Ano na ako guys, spread na ako ng waist, binaba ko na mga pakpak ni ano day, pakpak ni iba, ganyan, binaba ko na talaga pakpak ni iba, uy, parang, pero he, I repeat guys, hindi burara, yung respect, ganun, kahit ano ba, tawag yung plastikan lang, good. De, charot, behave, behave, you should be behave. Although they know na ganun ka na, you should be behave, mga bags. Baka pagpunta mo doon, pag ano, mag-ingay ka agad, may makita kang pugi. Kasi guys, may mga pugi, may ibang lahi, pugi talaga dahil, mga pugi, baka mag-ah, kuya, tawag-tawag ka agad, ganun, ganyan. Although tip number three,
we should be friendly. So guys, nung nandun ako sa loob guys, syempre first time biki na ano, kembot na ako guys, kembot. Friendly ako guys sa lahat, kahit sa ibang lahi, at saka yung ibang lahi naman guys, friendly sila. Alam mo yung pag nag-meet kami guys, we cross the corridor, ganyan, pag nagsalubong kami sa corridor, nagsasabi kami ng ano, hi, good morning, hello, how are you? Ganun guys, ganun yung chika namin guys, paulit-ulit lang yan guys, hello, good morning, how are you? What are you doing? Ganyan. Kung pwede palang i-record ko guys para pabalik-balik lang, kapagod guys, pero that's the way of saying, yun yung paraan para maging friendly at makilala kanila kung para maging ikaw. At sa Pilipino naman guys, ang Pilipino kasi guys, mabait naman talaga kahit sa ibang lahi. Pag Pilipino, ay, oh, mukhang Pilipino, ay, ganun, oy, mukhang Bisaya, malapad ang mukha, parang ano, parang panga ng isda, ah. Alam mo, sa madaming Bisaya sa barko din kasi, ganyan. Kaganyan, mga Pilipino friendly, pero may mga Pilipino mataray, pero still, baguhan pa lang, first impression, you should be friendly, ganun. Tip number 4. You should be patient. Patience, hindi pasyente na may sakit ha. Patience guys, kasi guys, pag Pinoy guys, ito dire-diretso ko na sa Pinoy kasi sa ibang lahi kasi hindi sila ganyan eh. Kung anong pinakita mo, ganun ipakita sa kanila. Pag Pinoy guys, patience. Kasi sa barko kasi pag bakla, uso yung mga buli-buli. So, pinabawal ang magbuli-buli sa barko. Bawal talaga kasi pwede kang, ano yun, forbidden law. Alam mo yun, violation, pwede papauwi kung sino magbuli-buli. That is under international law. ILF. Basta, internationally yun. Bawal yun, mapakargo, container tanker, cruise ship. Kaya ganun, bawal magbuli-buli. Ganun. Kasi pag ako guys, bulihin nyo ako guys. Iwan ko lang, suntukin ko talaga. Kuto-kutohon dyan taka. Suntukin talaga kayo. Tingin mo katawan ko na laki na katawan ko. Bakla, laki katawan. May are. Ayan. So, ang mga lalaki kasi sa barko guys. For example guys ha. Mga tawagan. Oy, Becky, ana. Bigot, ana. Pero, ano guys, parang yung mga call sign. May mga call sign na different level. May call sign na okay lang. May call sign na hindi na okay. Yung iba na siya. Plus another is yung mga maghawak-hawakan. Physical yung mga hawak-hawakan. For example, ang lalaki maghawak sa puwit ng bakla. Parang okay lang ganyan. Di ba parang pa-sweet lang. Pero may mga bakla na madita na paghawakan. May sensitive. Kasi nga sabi ko before, be sensitive. Pero since experience ko naman to, gano'n. Pero guys, nakakaloka guys pag ang lalaki maghawak sa bakla sa puwit, okay lang. Di ba? Yung parang gano'n. Yung sundot-sundot, okay lang. Pero ang bakla pag maghawak sa mga katawan ng lalaki, especially sa mga puwit, ganyan-ganyan, parang napaka-unfair. Minsan pa nga, ang mahal-mahal. Di ba? Nakakaloka. Hawak, ganun, mahal. Buy size pa yan. Dollars pa yan sa barang kong mama. Ganun. So, tip number 5. You should be respectful. Marespeto ka ba? As you know guys, nagtrabaho ko sa barko guys, madami ang ano, madami iba-ibang lahi, iba-ibang tao. So, may mga ibang lahi na ayaw sa bakla. Alam mo yun, yung parang hate pa nila, yung parang ano sila, yung parang tawag dyan, ayaw nila. Kasi ako guys, experience ko, pinipili ko lang yung mga tao na mga ibang lahi na pinapakisamahan. Ganun. Kasi aside from that, meron tayong tinatawag na religion difference, cultural difference, ganun, yung mga paniniwala sa Pilipino at sa ibang lahi, iba-iba. So, kailangan maging sensitive tayo dyan. At of course, syempre, marunong na ako mag-English, no, bonggang-bongga ng English ko, dire-diretso na, ganun. May time na nakapagsabi ako ng mga maling words na, syempre, parang masakit din sa kanila. I mean, parang mali, ganun. Parang nabastos sila. But then, I do apologize. Nagsorry naman ako na mali yun, ganun. Kasi pinagsabihan naman nila ako. Kasi sensible din sila. Ganun. And of course, sa mga Pilipino din, minsan, pag sobrang close na natin sa isa't isa, may mga bagay na minsan sumusobra or parang may mga bagay tayong nagawang mali. Kasi sa sobrang closeness natin. So, you should put some barrier pa din. You should put, I mean, respect ba? Respeto talaga ang bonggang-bongga. So, yun yung important. Number 6. Ito ang tinatawag na fellowship o pakikisama. Mapalanbis ka man o CBs, mapalocal o international, sa tatrabaho, ito pinaka-importante, ang pakikisama. Ganon. On my personal experience, kaya ko na-survive ang aking trabaho kasi may pakikisama ako sa ibang lahi at sa mga Pilipino. Kahit plastikan lang ba, mga demonyo kayo, ganyan. Diba? Kasi guys, pag once may pakikisama ka guys, kahit saan, unang-una, matatapos mo yung trabaho, maluwag ang iyong trabaho, maganda ang iyong environment, at ang pinaka-importante guys, matapos ang iyong kontrata. Ganyan.
yun guys, yun yung mga tips na pwede kong maibigay sa inyo sa mga seaman at gusto magseaman na natatakot maglandlad sa barko. And another best and best advice, just be yourself. Ganun, just be yourself. So, thank you so much for watching my video. Don't forget to hit like and subscribe down the bell button. Basta yung may kampana, may video.